Mayong buntag mga kababayan! Mga kababayan! Hey! Iba! 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 Mayong buntag po sa akong pinakamamahal na sarili, Senator Sap! 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 Bongga! Ladies and gentlemen, wearing a black sweatshirt. Sweatshirt talaga. I-welcome natin ang ating Porok leader din sa Porok 93.9 IFM Manila! Bruno! Dago! Let's go! Naipit, Pangulo. Labas ang utang na loob. Salamat for giving me another kung kayo masaya sa ginagawa kong trabaho. Mm-hmm. Kita nyo naman yung aking net satisfactory. Oh. Salamat po. Above minimum? Above maximum tolerance. Mayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, and most especially The girls I love before. And to you, Senator Sap Bongga, and sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig, suking tindahan, sari-sari store, ano pa, may promo? Nationwide. Ito lang ang inyong proofs of purchase. Makinig lang para maari kayong manalo, ikaw at ang best friend mo sa ating promo na best friend, sagot kita. Yan ang tama. Ang mga pamimigay natin. Marami yan, na Pangulong Dagong at may depende. Movie passes, meron pang pagkain. Tapos meron pang pa-buffet. Meron pang gift certificate para sa body ano mo? Ano yan? Body pwedeng gym. Regimen mo, yung beauty regimen. All right. At sa spa, pwede rin sa gym, and pwede rin po kay manalo ng shopping spree. Hala ka, eh. Yan po ay handog sa inyo ng IFM para sa magbe-best friend sa ating promo, best friend, sagot kita. Right. Kaya sa lahat ng mga gustong maging bahagi ng ating pinakamamahal na best friend, sagot kita radio promo, mag-register na po kayo. Malay mo. Abangan nyo ang DJ na magbigay niyan everyday iba-iba. So tutok kayo kung kaninong DJ may itaon yung promo na yan. This is the time you register yourself. Wag po sa programa ko kasi hindi ako magpa-promo, ma-matrix ko kayo. Iba ang hinihingi ko dito, sumbong. Ay, talaga. Kaya sa ating mga DDS na nakikinig, Dagong Disciple Squad. Right. At sumbongers, let's begin. Let's go! Kaya sa lahat ng mga inyong mga kakaibang sumbong, isumbong nyo na sa 0939-706-2816 at 584. Ba't ba kasi yung 4 na yan ang sinasabi ko? Ano bang meron dyan sa 4 na yan, Pangulo? Bakit hindi ko alam. Baka ma number 4 na. 584-5545 at IFM 93.9 Manila. Yun po ang ating Facebook Live. Share po kayo ng video dahil sisimulan na natin ang unang sumbong. Mayong unto, Senator Sap Bongga. Yes. At Pangulong Dagong, isumbong ko lang po ang boss ko. Pag nagka-cash advance ako sa trabaho, ang dami talaga niyang sinasabi. Emergency kasi, kaya ako nagka-cash advance. Ano po ba ang gagawin ko dito sa boss ko? Si JR po ito ng Quezon City. Wag si A. Masakit, honestly, it rings the bell sa ear mo. Masakit ang CA. Ba't mo nasabi? Sabihin mo, emergency fund ang kailangan ko. Para
ipakas advance kanya. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Tuloy-tuloy po tayo. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sabongka. Yes. Isumbong ko lang po ang nanay ko. Kasi po, lagi daw po siyang may nakikita. Minsan bata, minsan babae, minsan lalaki. Wala naman akong nakikita. Ano po ba ang gagawin ko sa nanay ko? Si Mads po ito ng Pasig City. Alam mo, Mads, that is too much listening of takutin mo ako. Kaya, nadamay ba dito si Tito Marino? Dahil sa takutin mo ako, kaya medyo na-paranoid ang nanay mo. Kala niya may bata dumaan, tuta pala. Gumapang na eh. Gumapang. Yung tuta. Yung bata. Humihingi ng dede. Yung bata? Yung tuta. Iyak na iyak. Uha, uha. Yung bata? Yung tuta. Ang ganda pa naman ng balahibo. Nang tuta? Nang bata. Di ba ang ginagawa yan na Pangulo, yung mga pag-ikasal ka, tapos nag-asawa na kayo, gagawa kayo ng... Bata? Hindi, tuta. At saka marami ding ano yan, Pangulo, di ba? Pag nanganganak yan, yung parang dusen-dusena. Yung tuta? Hindi, yung bata. Grabe naman yan. Mga ano lang, pinaka nakita ko may quadruplets yan. Yung... Kadalasan triplets, kadalasan kambal. Ah, yung bata? Eh, yung tuta. Tingnan mo, magkamukha sila ng nanay. Yung tuta? Oo. Next. Ay, nako. Ito na, 584-55-45. Hello, kababayan, pangalan. Hello. Hello. Utang na loob, magsalita ka na. Pangalan. What is your name? Bong. Ha? Bong. Bong, taga saan si Bong? Karawatan. Karawatan, Valenzuela City. Anong trabaho mo, Bong? Nanay. Nanay, hindi ka naman galit yan. Baka matahi mo yung mga nagpapatay. Bong, okay ka lang yan, Bong? Okay lang, Pangulo. Ha? Parang galit lang to. Parang nandiyan sa kanto, tapos inaabangan ko sino yung hold upin ko. Bong, number 16 po sa balota. Bong, virgin sa isumbong kay Pangulong Dagong. Pangalawa na, di ka na virgin. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo? Yes, Bong. Isumbong ko lang yung pusa namin. Bakit, Bong? Kasi tumatae sa CR, hindi man nilagay kininduro. Oh, no. Gusto ko may kumakain, Bong. Ang sarap ng kain nila. Pasintabi po sa lahat ng mga kumakain ng kanilang mga lunch. Nagpupup lang. Right. Nagpupup sa CR pero hindi mapasok sa iniduro. Hindi, turuan mong mag-basketball ang pusa mo. Para pag next time marunong na siyang mag-shoot, pagdating niya sa CR, shoot 3 points. Ganun na, turuan mong mag-basketball, ha? Okay, para ma-shoot dyan, oh. Sige. Okay. Di agree naman dyan. Sige. Batay ka, Pangulo. Batay kung bata ka, pagkasusundin nga niya yun. Magtaka ka, baka ang... Okay lang yan. At least, ngayon, marunong na yun. Yan ang umahabol ng daga, eh. Yung pusa. Si Bong. Actually, magaling manahi yan. Yung pusa? Oo. Na tinatahi niya yung ano, yung gusot. Tinatahi ni Bong. Di ba? Siyempre, pag si Bong ang tatahi niya, naku po, delikado yan. Okay, next. Hello, magandang umaga, 584-55-45. Magandang umaga. Pangalan? Doming. Ha? Doming. Doming? Doming. Taga saan ka, Doming? Doming sir? Taga saan ikaw? Mindanao Avenue. Mindanao Avenue sa Daming, Quezon City. Daming... Ano ni Papa Dago? Ay, ni Adol Dago. Daming suka. Daming suka! Daming pagkaliha. Huwag ka naman magalit. Easy lang. Hindi ako galit. Init ang ulo mo. Ganoon man ang Bisaya magsalita. Daming su. Daming so. Daming soso.
daming sugar. Dahil dyan daw, anong pinagkakabalaan sa buhay at ano ang natutunan? Trabaho mo. Trabaho? Ha? Di mo nalaman ako yung tumawag sa'yo ng birthday mo first time. First time? Ah, siya yung birthday ko? Malayo pa birthday ko ah? Si Sap Bongga po itong kausap mo. Baka si Papa Charles, si Papa Charles yung tinutuwi mo. Si Senator Sap Bongga po ang kausap mo, hindi po si Papa Charles. Sandali, sandali. Mag-chismis kayo sa Linggo yung wala tayong trabaho. Sige, magsumbong ka na. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong? Yes, Dauming Suka. Sumbong ko lang dito. Yung guardia, laging nakaupo. Uh-huh. Bakit? Ano bang trabaho ng guardia? Dapat na laging nakatayo yan? Dapat nakatayo din. Alam mo ba nakaupo yan pero may nakatayo dyan? Kaya ayaw niyan tumayo kay makita na tumayo din. Nakaupo yan pero may nakatayo. Ano ba yung nakatayo, Pangulong Dagong? Ang batuta. Kaya ayaw niyan tumayo kay makita ang batuta. Next. Kay Pangulong Dagong. Nako, dito naman tayo sa ating text line. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang ang kasamahan ko sa trabaho na si Mario at si Alvin. Bakit? Habang nasa trabaho sila, ay panay ang kamot nila sa malapit sa singit. Araw-araw na lang po kasi, ano po kaya ang meron sa kanilang singit? Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Si Navia po ito ng Valenzuela City. Navia, nagtanong ka pa anong meron dyan? Anong meron ano dyan? Anong kinukot-kot nila? Dyan nakatira si Bonifacio. Si Bonifacio at si An Andres. Ano dalawa yan? An Andres. Bonifacio. Bakit mo alam, Pangulo, meron ka bang Andres at saka Boboni? Nagamot na ng asunting. Ano ba yung asunting, Gris Manila? Yun yung ano, di ba? Yun yung parang dahon-dahon na nasa bukid mo makikita. Tambal mo na. Pero alam mo, meron silang ganyan. So, nasagot ko na yung tanong mo. Now, ganito yan. Huwag ka lang sumabay pag magkinilaw kayo. Bakit mo nasabi? Eh, pagkain ng kinilaw, sausaw sa kamay, tapos kamot. Sausaw kamay, kamot. Anong nangyari? Eh, gusto mong kumain doon sa sinausawan? Sausaw, yaki. May suka na yung kinilaw, mas asim pa kasi galing ka sa singit. Pero in fairness, Pangulo, pagka gumawa ka niyan, pwede niyan siyang may pork, pwede rin kinilaw, siyang may... Kinilaw? Ay, hindi. Yung asunting. Kala ko yung singit. Sarap yaki mo. Masarap kilawin yan. Yung asisit. Next. Si Boss Jeremiah na nanonood siya, si Madam Marigold. Magbuhat ko kayo. Hello. Hi, Jan. Mayong buntag. Hello, kababayan. Panganan. Mayong buntag, Sap Bongga at Pangulong Dagong. This is Dagul. Yes. Right. Kilala ko na yung mga boses na matumatawag dito. So, Dagul. Nahulaan mo na. Di na klaro, klaro ka sa CCTV, Dagul. Ikaw ang suspect. Dahil dyan, Dagul. Hindi ka na virgin sa isumbong kay Pangulong Dagul. Matagal na yung hindi virgin, oy. Isumbong kay Pangulong Dagul. Pangulong Dagong, sumbong ko lang yung kapitbahay namin kanina. Bakit? Aga-aga nagiinuman. Mm. Hindi na nga ako niyaya, tapos nagsisigawan pa kasi nagkakadayaan daw sa tagay tsaka sa pulutan. Mm-hmm. Ewan ko, hindi ko maintindihan kung ano meron doon sa kabilang bahay. Was there any occasion? Wala naman eh, kasi wala namang It was just a normal day. Hindi naman yes, kailangan Pangulo. Na may balon kung may okasyon. Ako hindi ako nagpapabalon mag may okasyon. Bakit? Kinakain mo ba yung balon? Alam ko na, Pangulo, kung kailan ka nagpapabalon. Alam mo na yan. For safety purposes. Pero alam mo, Pangulo, di ba ano yan? Ang gusto kong balon yung may amoy.
May amoy na? Amoy strawberry. alam mo, Dagol, alam mo, sa totoo lang, na-hurt lang yung ego mo. Bakit? Kasi hindi ka inimbita. Yun tayo eh. Pag hindi tayo na-invite, suko umday tadi ay. Dami ng mga ay, sinasabi. Ay, di ya. Yung mga bunganga ng mga yan. Basta sila-sila lang, pasahayaan mo na yan. Basta ang mga mamumutawi sa yung mga labi ay yung mga only good words. Mm-hmm. Mga aleluya. Oh, parang si Bonifacio yung narinig ko, makata, Pangulo. Mga aleluya, mga praises, ganoon lang. Ganoon man ang sinasabi ko. Pan-chapel. Amen. Okay. Salamat po. Yung chapel mo kulay pula? Yung chapel ko? Walang kusina. Okay. Walang kusina. Kayo talaga, ha? Mga masyado kayong mga impluensya. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo. Dito naman tayo sa ating pinakamamahal na text line. Mayong Udto, Senator sa Bongga. Pati na sa pinaka-idol kong DJ na si Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang mga kasamahan ko dito sa trabaho. Bakit po? Mga in-layer boys po kami. Bakit kasi nila ako tawaging Bin Laden? Porkit ba may bigote ako at balbas na hindi naman ako si Bin Laden, Pangulo? Ano po ba ang gagawin ko para tumigil na sila sa kaka-Bin Laden na yan? Ano nga pala, ako nga pala si Bulantoy ng 13 Consyo ng Cavite. Alam mo, that is somehow uso ngayon ang dirty look. Aha. Even if you watch NBA players, even yung mga artista, no, papa balbasarado. I tried it also. I look like a terrorist. Kaya ayun. Di ba kalaban mo yan, Pangulo? Yes, kaya nga sabi ko, counter-terrorist win. Mahirap na makakita ng counter-terrorist. But anyway, talagang there are people who are very judgmental. Uh-huh. Kung nakita lang balbasarado ka, either that is part of the norms. Tawagin kang kontrabida, terorista, or membro ka ng kahit anong grupo dyan. Pero hindi nila alam, part yan ng, uso yan ngayon, di ba? Yung magpa-balbas? Sarado. Balbasarado ko. Pero bagay-bagay din kasi yan. Bakit mo nasabi? Eh baka kay Bulantoy, hindi bagay. Delikado yan, Bulantoy. Pag makapal yung bigote mo, baka may kuto. Di ba controversial masyado yan na Pangulo? Si Bin Laden? Hindi, si Bulantoy. Leader yan, delikado yan. Ito pag-usapan yan, delikado yan. Leader yan, si Bin Laden. Hindi, si Bulantoy. Leader? Dekado. Pero pangalan niya mga Pangulo, no? Ano, lakas makapinoy. Ay, yung Bulantoy. Hindi, si Bin Laden. Di, yan ang pangalan ng aso ko. Si Bin Laden? Di, Bulantoy. Ay, Bulantoy, tokoy. Bulantoy. Yung pambihira ka, ginawa ko pang aso si Bulantoy. Ay, nako. Ito naman, isa pang tawag mula sa 584-5545. Hello, pangalan ka, babayan? Roger Bunal. Roger Bunal. Nakakatakot yung apelyedo mo, ha? Mga mabunalan ko din, ha, Roger. Taga saan ka ikaw? Taga Mandaluyong po. Mandaluyong. Anong trabaho mo? Salesman po. Salesman. Anong dami, ha? Roger, saang ano ka, probinsya, Roger? Sa ano po? Sa Mungkayo, Mindanao. Mungkayo, sa Mung Bali Province. Taga Compostela, Bali Province din eh. Bisaya, manday ka. Bisaya, mampurmi. Kaya taga Dabao, mamini Pangulo. So karoon. Sige kong agi diya sa kuan, Mungkayo. Sa Mungkayo? Ang ginagawa mo dun? Nagkuan. Nag? Monkey business. Anyway. Ay, no, Roger. Hindi na ka nakauwi sa Mungkayo, Roger. Sir? Nakauwi ka pa doon, hindi na. After, 5 years na. 5 years, mura maglapad, 5 years. Anong trabaho mo dito sa Manila, Roger? Salesman nga, sabi niya. Hindi, nililinaw ko yun eh, kasi sabi kasi niya kanina, anong trabaho mo? Salesman, ang dami ha. sorry. Kaya nililiwanag ko sa kanya, kung ano kasi talaga trabaho niya. Ganoon, mag salesman, anong masamas, Jans?
That's what friends are for. Pasaway ka? Sumukobra yung S? Bitaw, salesman ka ng alin? Ano po, appliances. Appliances. Oh, appliances. Pwede ba mangutang dyan? meron naman, Pangulo, meron. Pwede mangutang ng DVD dyan? DVD? Ako, MP3. Uso ba bang DVD? Okay, anyway, Roger, go ahead. Roger, isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang to, Pangulo, yung ano, tribong barbak. Sama na sila, kuyawan masataan. Mahilig dito sa, lagi nakatambay sa CR ba, mga tribong bakbak. Uy, barbak. 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 Anong ginagawa nila sa CR? Sniper. Mga sniper yan. Uy, Diyos ko. Uy, na-curious ko kung gaano, ilang inches yung sniper ng mga barbak boys dyan. Actually, nagkalat kasi ito sa iba't ibang mga mall eh. Mga barbak na tribong barbak. Nakakainis kasi. Uy, kayo ha, kayo mga sniper yan, mga tribong barbak. Pag ako mapa-CR, tas sniperan nyo ako, tirahin ko rin kayo ng sniper ko. Diba, maghubag inyong mata, mabujinggit. Ano yung bujinggit sa Tagalog man? Ano, kuliti. Makuliti. Makuliti. Tanawa na good, stingy. Wag ako. Not during my watch. Sige. Ako lang ang mag-watch. Pangulo, sukatin ko daw yung sniper mo. Ayun na, kay Roger na lang. Kay Roger na lang. Mahaba ba yung rifle mo, Roger? Mahaba ba yung rifle mo? 7 inches lang. 7? Adi man na yung rifle eh, sanggot man na yun. Adi, guna. Pero nagtataka ako, Pangulong Dagong, may narinig akong lalaking katabi ni ano dyan, Roger. Yan ang kanyang konsensya. Salamat, mabuhay po kayo. Dahil dyan mga kababayan, oras na para sa inyong mga paorasyon, ang inyong mga paorasyon. Para kanino ba yan? At para saan ang inyong mga paorasyon? Narito na ang inyong mga paorasyon. Bagong lahat. Paulit-ulit. Kasi gusto ko rin nilang maintindihan na kailang paorasyon ay para kanino ba talaga yan. Sige. Okay, let's do the Orimos. Ay, nako. Nahingal ako doon, Pangulo, sa kay Roger eh. Mangluhod kita. Nakaluhod na. May uwi si nanay, si tatay. Chucky? Ay, nako. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Kay Marky Fili, Jomi Espinido, mga taga Miras International, Jermel Aytona. Kay Figaro, Jermel Beni, Joey Teddy, Rodel Grumal, mga empleyado sa 3D Appliance. Sana isniperin. Isniperin. Sana. Swertihin. Swertihin. Kayo. Roslyn Itol at ang taga Bidens Tiloring, Boss Bibo, Tropo Dance, Tropo Cherry. Sili Asuncion. Sana swertihin kayo. Si Wilson Dalno at si Diana Idubos, Ray Mark Simon, Ivy Usher, mga mananahi, Mambadilla, Ivy Joy Enrico, Marlene Oliwari ng bagong silang Caloocan City. Sana swertihin kayo. At ang mga membro sa Fredericks Boys dyan sa Novaliche, si Konsihali Merito Mercadal, Jonathan Lumansok, Ali Lumansok, si Sari Lumansok, at si Elvis Cabanet, si Kanor Irinko, at si Atibit Lumansok. Sana swertihin kayo. Lanika sa Cecil Maynigo, sa Odis Beauty Salon, Christine Clotario, at si Alfred Ibdani, nasa Batangas, kahit di kami nagtanong.
Sana swertihin kayo. Redre Carayo, Richard Bico, Marky Feli, si Yoix Tuyan at si Jermil. Mabuhay po kayo, Guzman, Rinadampong, and family sa Galas, Quezon City. Sana swertihin kayo. At isali natin si Marlon Gokman at si Boss Jerry Garcia, mga taga CPG Corporation. Anong meron, Pangulo? Nakikinig sila at si Rubin Cabico at ang asawang si Annalyn at si Inso at Cabico family. Biko? Ang sarap niyan, kainin. Dahil dyan mga kababayan, sana'y swertihin tayo lalo sa ipapakilala namin pinakatisoy na lalaki sa buong IFM 93.9 Manila! Wait, take two. Okay. A.K.A. Mayor Biko Sutri. Mayang utos sa mga boy, Tisoy. Mayang utos sa another sapbong and pangunang dagong. And of course, mayang utos mga suking dagapakinig. Magaling ka na magsalita ngayon, no? In fairness. Pwede ka nang magprograma dito, boy, Tisoy. You want? No. Not yet. 1 hour talk show. Walang music. Puro talk. Ay, grabe. Hirap. Ang title ay Nosebleed. Nosebleed. Puro English, patay tamim. Kahit ako makinig, wala. Tutulo yung dugo sa tinga. Boy, Tisoy, what is our English word of okay, the day? Today's English word for Tuesday is... Tart. Huh? Tart. Di ba yun yung ano? Pag, tart. Pag... Dart ano? Yun? Ay, dart pala yun. Anong spelling? Tart. T-A-R-T. Tart. Tart. Meaning? It means to improve something. Oh. To improve the appearance of something. Mm. Oh. Wala ka namang pinaparinggan niya na Boy Tisoy, ha? I mean, is there somebody? I am tall, tart, and never mind. I'm tall, tart, and handsome. Ayan, yan. Hindi ka naman tall. Ako yun? Imagine ko lang. Mm. Pretend only. Use it in a sentence. I tarted up my suit. Oh. I improved my suit. Improved. I decorated my suit. Tart meaning to improve. To improve some. What about durian tart? Yuck. May ganoon eh. Durian tart. We have there is? Mango tart. Uh-huh. Durian tart? I've never heard of it. Delicacy yan eh. Pagkain. I can't eat that because I don't like the smell. What about mango tart? Mango tart, I know. Yung alin? Magkasintahan, ang tawagan nila ay tart. Ay, ay basin na yan. Yes, the endearment, that's the shortcut of sweetheart. Tart. Oh. Tart! Maglaba ka na tart. You're such a tart. Magluto ka na tart. Ayoko namang gaganyanin ako na magiging jowa. Alik ka na tart, pakainin na kita ng tartang talong. Anyway, our English word of the day is tart, meaning to improve the appearance of something. Yeah, and that is good. So I want my project. I tarted my project, parang ganoon. Yes. Mm-hmm. I improved the appearance of my project. Yes. Mm-hmm. Yes. That the project is bill. I go to the gym para mawala ang bill problem. Yes. Maraming salamat, Boy Tisoy. Dagang salamat sa inyo, Boy Tisoy. Good luck sa tanan ng mga nagsumbong at sa tanan ng mga nagpa-orasyon. At sa inyong English word na inyong napaminawan karong uduha, sana'y nag-enjoy kayo. Yes. Ako po, si Senator Sup! 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 Bong! Ito yeah. Po si Pangulong Dagong nagsasabing sarado na. Uminom ng maraming tubig after kumain ng durian tart. Yun, no? At mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. 7 minutos after mubikangkang ang alas 12 sa kauntuhon.
That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by